Mateo, ika-apat na kabanata. Na magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng Diablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." Datapwat siya'y sumagot at sinabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Na magkagayoy, dinala siya ng Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos." Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, "Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako." Na magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Na magkagayoy, iniwan siya ng Diablo. At narito, nagsirating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea. At pagkaiwan sa Nazaret, ay naparoon siya at tumahan sa Kapernaum, na nasa tabi ng dagat, sa mga hangganan ng Sabulon at Neptali, upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isayas na nagsasabi, "Ang lupa ng Sabulon at ang lupa ni Neptali, sa gawin dagat, sa dakuparoon ng Jordan, Galilea ng mga Hintil, ang bayang nalulugmok sa kadiliman, ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nangalulugmok sa pook at lilim ng kamatayan, ay lumiwanag sa kanila ang ilaw." Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, "Mga sisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, na inihulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mamamalakaya. At sinabi niya sa kanila, "Magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya na mga tao." At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako roon, ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kanyang kapatid na si Juan, sa daong nakasama ni Zebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayuma ng kanilang mga lambat, at sila'y kanyang tinawag. At pagdakay, iniwan nila ang daong at ang kanilang ama, at nagsisunod sa kanya. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao at lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria at kanilang dinadala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman at ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap at ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga himatayin, at ang mga lumpo,
at sila'y pinagagaling niya. At sinundan siya ng lubhang karamihang tao mula sa Galilea at Decapolis at Jerusalem at Judea at mula sa dakong ibayo ng Jordan.